gagawin tayo. So sa mga hindi pa alam ito, ay magdi-DIY tayo ng 12 volts feedback. Yan. So ito yung ating optocoupler. 470 ohms, 22K, 5.6K, tapos yung ating 431, tapos 104 na kapasitor. So yan yung circuit na yan, ay feedback yan ng 12 volts natin sa mga power supply. So minsan kailangan natin gawin yung ganito dahil sira yung kanyang feedback. So gagawan natin ng paraan para mapagana ulit yung power supply gamit itong circuito na ito. So sa hindi pa alam ito, pwede nyo panoorin at pwede nyo rin gayahin. Okay, so i-install natin. Bali ito yung ating mga pyesa. So ito yung ating 431. Ito yung 104 natin. Ito yung 5.6K natin, 22K, saka 470 ohms, saka itong optocoupler natin. Okay, una natin kabit yung ating 431. So 431, nakadapa yung 431 natin, yung sulat nasa ilalim. Yan, so nakadapa yan. Sunod natin ikabit yung ating jumper muna. Tapos sunod natin yung ating octocoupler pin number 2. Yan, pin number 2. Okay. Sunod yung ating 470. Sunod natin yung ating 5.6K. Sunod natin yung ating 22K. Ayan. So ganyan lang siya. So kung hindi nyo pa alam ito, pwede nyo ito gayahin para sa feedback ng ating 12 volts. Okay, sunod yung ating kapasitor.
Okay, so tapos na. Yan. So ganyan lang kasimple yung ating feedback. Yan, no? So lalagyan lang natin ng wire yan para sa ating connection doon sa ating so ito yung ating optocoupler. Yung atin namang powers up 12 volts. Okay, so ating 12 volts ay dito natin itap yung 12 natin. Yan, tanggal ba? Ah, hindi naman. Tapos yung ating negative dito sa gitna ng ating 431. Okay, so yan na yun. Yeah, ito yung ating 12 volts. Ito naman yung ating optocoupler. So, nakita nyo na yung ating connection. Ito yung 104 natin na capacitor. Non-polar. Tapos, ito yung ating 431. Tapos, 5.6 na resistor. 5.6K. Tapos, 22K. Tapos 470 ohms saka optocoupler. Okay? So try natin yung ikabit sa ating power supply. Okay? So ito yung ating power supply, power supply ito ng Sharp. So try natin 'yan kung mapapagana niya yung ating power supply sa ginawa nating DIY na ito. Sana mapagana niya. Okay? So, check muna natin yung ating power supply. Titingnan natin kung ilang volts yung kanyang secondary. So, ito yung supply natin. Saksak ko lang. Ayan. So, mayroon tayong 12 volts. Okay, 12 volts. Ngayon, gagawin natin dyan. Tatanggalin natin yung kanyang octocoupler. Ito, yung octo nito, dalawa. Pati yung kabila, tanggalin din natin yung dalawang pin para malaglag na yung opto natin. Okay? So, bubunutin natin yan at papalitan natin ng ating ginawa. Yan. Okay? So, ito na. Natanggalan natin yung opto niya. So, wala nang opto yan. Yan o, malinis na. Wala na yung opto rito. Okay? So, okay. Tapos, ikabit natin yung ating setup. Ito yung ating sinet up. Okay, so yung opto natin ay ganyan ang posisyon. Yan. Tapos, yung ating 431 naman ay nakadapa. Okay? So, tingnan nyo yung position niya. So, pag nagbilang ka ng pin nito, yung may bilog na yan, number 1, tapos yung sa taas niya, number 2, 3, 4. Okay? So, yung 3 natin ay yun yung white, 4 natin ay yung asul. Okay? So, para hindi kayo malito. Yan. So, ang position niyan, pag kinabit natin dito sa ating power supply, baka malito kayo sa connection niyan. Okay. So, yung white natin ay ikakabit natin yan sa okay. So, yung white natin kakabit natin sa number 3. So, dito ito may nakasulat to sa board. 3 saka 4. Ito yung 1 natin. 2, 3, 4. Okay? So, yung white natin lalagay natin sa 3. Tapos, yung blue natin lalagay natin sa 4. Kita ba? Yan. Okay? So, nakakapit na yan. Yan. Nakakapit na siya.
Tapos sunod natin yung ating 12 volts. Yung ground natin ay black. So yung black natin ay ground. So yung black natin, yun yung ground natin. Ito yung ground natin. Sa filter na tayo magkabit. Tapos yung positive natin, ito naman sa filter din ng kapasitor, sa paa din ng kapasitor. Yan, so nakakabit na siya. Yan, okay. Yan. So makikita nyo yung number ng ating, yan, opto, para sure tayo. Yan, no? So may number tayo dito na makikita. Yan. Dito, pag kinapit mo yan sa likod, yung number 1 natin ito. 1, 2, 3, 4. So yung 3 natin ay doon sa ating opto. Yan. Okay? Ito yung ating 1, 2, 3, 4. Okay? So, huwag kayong malito dyan. Tapos yung ating negative dito sa gitna ng 431. Saka yung ating positive dito sa dulo ng 470 natin. Okay? Yan. So, try natin ngayon isaksak kung ito ay gagana or uusok. Kung magtataas ba ng supply or tama lang. Kulang. Okay? So 12.26, 27, 'yon. 'Yan yung ating supply. Yan, 12.2 plus 26, 27. So okay? Yan. So ganun lang ang gumawa ng feedback. Feedback ng 12 volts. Okay, try natin lagyan ng load. Okay, so yan na lang yung lalagay natin, yung sa ilaw na lang. Yan. Wala tayong maliit na TV ngayon. So check natin ngayon kung mag-i-steady yung supply natin na 12. Yan. Saksak ko lang. Bali, apat lang yung iilaw dyan kasi 6 volts lang yung power supply natin. Yung ilaw natin ay 12 volts. Yan. So nakita nyo, nag-permiss yung ating 12 kasi may load na tayo. Yan. So 12.4. Okay. So yan, pasok yung ating ginawa. Pasok yung ating DIY feedback 12 volts. Okay.